may bukas pa, eh ano naman ngayon? Ang seryoso nga po ng katanungan. May bisyo yung writer. I believe, kung may bukas pa, eh ano naman ngayon? Ladies and gentlemen, may bukas pa dahil kailangan natin na i-correct ang ating mga nakamalian sa ngayon. Kaya kailangan natin ang bukas pa. And I thank you. Kung ikaw ay magiging yaya, sino ang aalagaan mo? Anak ni Zuma o anak ni Janice? Bahala ka dyan. Ayan. I believe, kung papipiliin po ako kung magiging yaya, kung sinong pipiliin ko alagaan, anak ni Zuma o anak ni Janice, pipiliin ko po ang anak ni Janice. Una, tigit sa lahat, ito po ay sanggol. Pag sanggol, ito po ay galing sa Diyos, ito po ay blessing. Hindi po natin dapat pabayaan o hindi natin dapat bigyan, iwanan. Dahil ito po ang aking pinili, dahil naniniwala po ako sa pag-aalaga ko sa kanya, kahit anak siya ni Janice, darating yung araw na magiging, magbabago siya kung ano man naging nakaraan niya. At sa pagiging yaya ko, sisigraduhin ko po na lalaki siyang may takot at mabuting tao. Yun lang po. At maraming salamat. And I thank you. Kung ang mga mahihirap ay tinatawag na hampas lupa, ano ang tawag sa mayayaman? Hampas tiles? Totoo! Di ba sa pelikula, ganun ang tawag sa mga mahihirap? Hampas lupa, sabi sa pelikula. Oo. Sinigurado niya. O sige, ayaw ko ay mahampas. Hampas marmol, ganyan. Hampas tiles. Go. I believe, kung ang mga mahihirap ay tinatawag na hampas lupa, ano ang tawag sa mga mayayaman? Hampas tiles. Sila po ay hampas tiles, malamang sa malamang. Pero po tayong mga mahihirap, hindi po tayo pwedeng tawaging hampas lupa. Tayo po ang mga nagpupursige para po magkaroon ng mga mayayaman. Dahil tayo po ang tinatawag na mga regular na nagtatrabaho. Ngunit sa likod ng mga bawat regular na nagtatrabaho, nandyan po ang mga mayayaman. Hindi po nakikita ang hirap nating mga mahihirap. Pero, lagi po nating pakatandaan na ang ating merit or ang ating gantimpala ay wala sa lupa kung hindi nasa langit. And I thank you. Nakakapayat ang swimming. Kamusta naman ang mga balyena? Totoo? Okay. Totoo daw ba? Totoo. I believe kung nakakapayat ang swimming, kamusta naman ang mga balyena? Naniniwa, itong ang swimming ay totoo nakakapayat kasi isa itong ehersisyo. Kamusta naman ang mga balyena? Ang mga balyena kasi likas silang doon sila nakatira sa tubig, kaya likas yung ganyan kanilang katawan. Tayo bilang tao, ako bilang isang tao, kung ano yung normal sa akin, natira ako sa isang sa mundong ito, kung ano yung normal ko, yun ako. Hindi ako nagpapanggap, hindi ako kung sino-sino, hindi ako nagtatago sa anumang kurtina o pagkatao ng kung sino man. And I, thank you. Sinong ex ang gusto mong balikan? Ex Bijensan o ex Batalyon? I believe na kung meron man po akong babalikan sa mga ex na mga nabanggit, ito po ang ex Bijensan. Bakit po? Dahil po ipinakita nila kung gaano kagagaling ang mga taga Jensen. Ipinakita nila kung anumang talento meron sila. At hindi po natin may pagkakaila. Noong panahon na nagpe-perform sila, masayang-masaya kayo at inaabangan ninyo. Dahil katulad ko, inaabangan ko rin po sila. And I, thank you! Ang tanong, ano na ang tawag sa isdang dalagang bukid kapag nag-asawa na siya? May wedding sa dagat mo. Okay, ano na daw po ang tawag sa isdang dalagang bukid kapag nag-asawa na siya? Simple says, dalagang bukid pa rin siya. Kasi siya yung kumbaga, pangunahing tawag ng mga Pilipino ngayon sa isdang to. Kahit mag-asawa man siya, kahit anumang kamag-anak, no, anong apelyedo man na magkameron siya sa buhay niya, is ang tawag pa rin sa kanya is isdang dalagang bukid. Kahit ito po ay nag-asawa na. And I, thank you! Ito ang tanong na kinakailangang sagutin mula sa puso. Sa iyong palagay, bakit
kung sino pa ang may putok, siya pa ang mahilig umakbay. Bakit kung sino pa ang may putok, siya pa ang mahilig umakbay? I just remember way back during my elementary days, meron talaga akong classmate before na may putok. And I find him very sweet lang talaga siya and a very loving person. So I think napaka mahilig umakbay na may mga taong may putok. Kasi kahit alam nilang meron silang problema sa kilikili, kahit alam nilang may amoy sila, they want to show the love and care to other people. So I think those people or those person or individual na may putok, those are people na mapagmahal. They want to show the love and they want to show the care to other people. And I, thank you. Naniniwala ka bang ang non-fat milk ay galing sa payat na baka? I believe po. Naniniwala po ako na ang non-fat ay galing po sa hayop or baka. Kasi po, pag wala hong gatas, wala hong pagkukunan na hayop or baka. And I, thank you. Kapag daw niregaluhan ka ng panyo ng jowa mo, paiiyakin ka daw nito. Paano kung tuwalya ang binigay sa'yo? I believe, ladies and gentlemen, kapag niregaluhan ako ng tuwalya ng aking jowa, ibig sabihin nito, ayaw niya akong mabasa. Mabasa sa ulan. Bakit, ladies and gentlemen? Ang ibig sabihin nito po ay ayaw niya po akong pabayaan. Kahit po ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito ay pag niregaluhan ka ng tuwalya, hindi po ibig sabihin nito ay pamunas sa luha. Kundi bagkus, pamunas ito sa luha dahil sobrang saya. Dahil hindi kanya iiwan ano ka man at kung sino ka man. Ladies and gentlemen, hindi po ibig sabihin nito niregaluhan ka ng tuwalya ng iyong jowa ay iiwan ka niya. Isa lang ibig sabihin nito, magsasama kayo habang buhay sa iisang tuwalya. And I, thank you. Bakit ba laging itinatanong ni Tito Boy kung lights on o lights off? Naninilip ba siya? Okay. I believe kaya po ito tinatanong ni Kuya Boy, Abunda, kung lights on or lights off. Kasi alam natin sa buhay po natin kung saan po tayo patungo, kung sa liwanag po o sa dilim. Kasi minsan sa buhay natin naliligaw po tayo. Dumadako tayo sa isang bagay na hindi po natin inaasahan at nangyayari. Pero sa ganun pa man, magdasal lang po tayo palagi sa Panginoon. Bukas makalawa, makikita po natin yung lights on or liwanag na tinatawag po natin. And I, thank you.